Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong isang reaction video dito kay Rogue Trip Reaction. At ito ay planong pagtakbo ng tatlong Duterte sa Senado, hudyat na umano ng pangamba nila kay PBBM. Ito ay isang mukhang balak umano ng talagang banggain ng mga Duterte si President Bongbong Marcos kapag natuloy ang pagtakbo ng tatlong mag-aamang Duterte sa Senado. At panoorin po natin guys, and another further ado, dapat magsama-sama na muna ang administrasyon at oposisyon para matalo sila. That's the front line ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Dahil sila raring na tumakbo eh. Hindi inasahan ng marami ang announcement ni Vice President Sara Duterte kahapon na sabay-sabay tatakbong senador sa 2025 elections ang ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga kapatid na sina Congressman Paolo at si Davao City Mayor Baste Duterte. Siyempo ang announcement na yan, ilang araw matapos kumala sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos si VP Sara na senyales ng mas lumalalim na lamat sa dating unity ng dalawa. Tingin ng political analyst na si Edmond Tayaw, matagal ng planado ng mga Duterte na banggain si Marcos. Even if you say na ngayon lang siya dumistansya, ngayon lang siya nagsabi na ayaw na niya, it gives me the thinking now na meron talagang plano na, kumbaga, tutulan yung mga gagawin ng administrasyon. Sinigundahan naman si Tayaw ng kilalang kritiko ng mga Duterte na si dating Senator Trillanes. Ngayon pa lang, itinuturing na ng kampo ng mga Duterte na sila ang bagong oposisyon. Kaya kung makapasok raw ang tatlo sa Senado, posibleng harangin nila ang legislative agenda ng Pangulo sa nalalabing tatlong taon niya sa pwesto. Banta rin daw sa national security ang pagiging pro-China ng mga Duterte na posibleng maging lamatin kung talagang tatakbo sila sa Senado. Maliwanag naman sa mga statements ni Duterte at even ni VP Sara na pro-China sila. Wala silang dinideny. Unless magkaroon sila ng categorical statement that will clearly establish na hindi sila pro-China, eh malaking factor yan. Para naman kay Senate President Chiz Escudero, hudyat nga ng pamumulitika ang announcement ng mga Duterte, pero marami pa raw pwedeng mangyari hanggang sa huling araw ng paghahain ng kandidatura. Ang kaalyado naman nila Duterte na si Senator Bato de la Rosa, aminadong nagulat din sa balita. Yung nabigyan tayo. But anyway, para sa amin, masaya kami. Hindi kami magkakaroon ng lonely campaign ni Senator Bunggo. Ay, naisip kasi namin kami dalawa lang. Ay, kung tatakbo sila, plus 3 na kami. So, marami-rami na. Masaya itong kampanya namin. Bukod kay Senator Go at Pato, si Senator Francis Tolentino pa lang ang siguradong magiging pambato ng PDP sa 2025 midterm elections. Kaya ayon sa isang eksperto, posibleng lumakas ulit ang dating ruling party kung sasama sa lineup ang mag-aamang Duterte. Maghahanda na rin daw ito sa panibagong Duterte na posibleng tumakbo sa pagkapangulo sa taong 2028. I think this is a way by which the Dutertes are trying to, you know, solidify yung kanilang chances for 2028. And we know for a fact that President Duterte is a master in this chess game, no? This political chess game. Alam niya kung paano lalaroin yung kanyang mga political rivals or political opponent. Para naman kay Trillanes, dapat magsanipwersa na muna ang mga nasa administrasyon at oposisyon para talunin ang mga Duterte. I am encouraging the peace forces to consider forging a tactical alliance with the Marcos administration. Nang sa ganon, masigurado natin hindi mangyari ang senaryo na yan. Pero kung si Tayo ang tatanungin, maganda man ang suggestion, baka hindi rin ito umubra. Ang magiging implikasyon niyan sa akin, eh lalong madadilute yung nangyari sa kasaysayan natin, yung EDSA Revolution. Kasi whether we like it or not, the pink group, no, is identified with the yellow, with the Aquinos. Nagbabalita mula sa front. Alright guys, napakinggan po natin at napanood dito sa ating reaction video dito sa planong pagtakbo ng tatlong Duterte. At Duterte sa Senado, hudyat umano ng pagbangga ng mga ito ay PBBM.
at natatakot na pa ba ang administrasyon? At kaya sila, ayan, nagsama-sama, paano ang planong gawin para mabuwag ang tatlong Duterte. At maraming salamat sa panonood at pagkinig dito kay Rob Drip. And see us again sa ating reaction video. And peace out sa inyong lahat and God bless us all.